after all the maintenance that weakened up, pull out of generator piston, cylinder head of generator, loop oil auto bypass filter, loop oil bypass filter, FODO duplex filter, dynamo filter, turbocharger filter, and 1-hour run test, we also conduct our crank case inspection. And our next maintenance will be fuel injection pump. And let's go! Hello mga brothers and sisters, I'm Kuya Brown, at ako yung makinis ng simat, and welcome to my channel! Yeah! Siyempre, una-una sa lahat mga brad, basahin natin yung instruction manual bago tayo mag-conduct ng any maintenance. At kung napanood yung generator maintenance part 4 natin mga brad, doon yung makikita kung anong ipapara or secure natin ng mga barbula bago tayo mag-conduct ng fuel injection pump maintenance natin mga brad. Nilagyan ko na din ng mga markings yan para hindi tayo mawala. Tara mga brad, umpisa na natin yung maintenance natin mga brad. Tanggalin natin yung mga fittings, mga pipings na ka-attach sa fuel injection pump natin mga brad. At gamitan natin ng special tools ito. At kung natanggal na natin lahat-lahat ng fittings, pipings na ka-attach sa fuel injection pump natin mga brad, lagyan natin ng tape ito para hindi mapasukan ng kahit ano at iwas bara tayo mga brad. Ang ginagawa ko naman mga brad, lahat-lahat na nakuha ko sa isang cylinder, pinag-iisa ko lang para pag-assemble natin mamaya, hindi mahirap hanapin, hindi magkawatak-watak, at madali lang siya assemblein. At sa pagbunot natin ng fuel injection pump natin mga brad, dahan-dahan lang sa pag-angat, medyo mabigat siya pero kaya naman ng isang tao sa pagbuhat. Tara baklasin natin yung fuel injection pump natin mga brad. Basahin din natin yung instruction manual paano magbaklas ng fuel injection pump. At install natin yung jack natin mga brad. At ang jack na to ang tutulak sa plunger guide natin mga brad. Para naman madali lang natin kunin yung circlip natin mga brad. At sa pagbaklas natin ng fuel injection pump natin mga brad, baliktarin natin to sa puwetan tayo mauna magbaklas. Ang jack natin mga brad, screw type. Screw mo lang to at itutulak niya ng pababa yung plunger guide natin para makita mo na agad at madaling mo na makuha yung circlip. Doble ingat tayo sa pagtanggal ng circlip mga brad. Kasi kunting pagkakamali mo lang, makakadisgrasya ito. At pagkatapos natin makuha yung circlip mga brad, i-release o uninstall natin yung jack natin, lalabas na yung plunger guide natin, makukuha na natin yung plunger retainer, plunger, and spring natin mga brad. At sa pagbunot natin ng plunger spring retainer, plunger, plunger spring, dahan-dahan lang mga brad, iwasan din natin mauntog o ma-damage yung plunger natin mga brad. At ginagawa ko naman sa plunger natin, nilalagyan ko siya ng bicycle tube para totally secured siya. Tanggalin natin yung spring set mga brad at saka pinion. Ang pinion ay may marking na katugma dapat sa rack at ipapakita ko yan mamaya sa inyo.
at luwagan na natin yung bolt ng rack guide natin para matanggal natin yung pump rack natin, mga brad. Usually ang tinatawag namin sa rack na to ay pump rack. At tanggalin na din natin yung dalawang deflector natin, mga brad. At nilalagyan ko to forward enough para naman pag-assemble natin mamaya, hindi magkapalit-palit at madali tayong mag-assemble. Tanggalin natin yung clamping bolt ng 2-way delivery valve natin, mga brad, at huwag muna natin buksan kasi nga baka magsili para mawala yung parts ng 2-way delivery valve natin, mga brad. At dahan-dahan natin iangat yung 2-way delivery valve natin, mga brad, at iwasan natin na may mahulog o mawalan na parts ng 2-way delivery valve natin, mga brad. Pagkatapos natin ma-secure yung parts ng 2-way delivery valve natin, mga brad, tanggalin natin yung bolts ng barrel natin, mga brad. At sa pagtanggal ng barrel, mga brad, ginagamitan ko to ng kahoy or woods. Hindi ko pinupukpok ng metal or bakal. Iwasan natin yung, mga brad, ma-damage yung barrel. Inspeksyonin din natin yung deflector natin, mga brad, kung may dent or tama. Pero usually sa amin, approximately 20,000 running hours, pinapalitan na namin. Pero kung may tama talaga, pinapalitan natin yung, mga brad. Inspeksyonin din natin yung plunger and barrel natin, mga brad. Ang isang technique paano inspeksyonin yung plunger and barrel natin, mga brad, ay ganito. Langsam yung plunger natin, mga brad, at ipasok mo sa barrel at kusa siyang bababa. At kung may resistance pa siya, konting push mo lang, konting diin mo lang, papasok na siya, ibig sabihin, good working condition pa siya. Pero pag madulas o dire-diretso na yung plunger natin papasok sa barrel, ibig sabihin, maluwang na siya, kailangan na palitan yung plunger and barrel natin, mga brad. Konting demonstration lang, mga brad, para makita nyo ang marking ng pump rack or rack natin sa pinion, paano mag-setting or mag-assemble mamaya. At ito ang actual movement sa loob ng fuel pump natin, mga brad. At ito ang mga parts ng 2-way delivery valve natin, mga brad. At syempre, pagkatapos natin linisan at saka inspection lahat-lahat ng parts ng fuel injection pump, palitan din natin lahat ng uring, mga brad.
Okay na lahat mga brad. Assemblein na natin yung fuel injection pump natin mga brad. Uunahin natin kabit or install yung barrel natin. Sa pagigpit ng bolt ng barrel natin mga brad, gagamitan natin ng torque wrench to. At ayon sa manual, ang torque ng bolt sa barrel natin ay 58 Newton. Isusunod na natin assembly yung two-way delivery valve natin mga brad. Isa-isahin natin para hindi tayo mawala. Nilalagyan ko to ng marking para nga malaman natin at hindi tayo magkamali kasi dapat nasa ibabaw to siya. At kapag nalagay na natin lahat ng parts ng two-way delivery valve natin mga brad, ikabit na natin yung clamping at ibitan na natin yung mga bolt niya gamit ang torque wrench, 58 Newton pa rin. Kapag natapos na natin higpitan yung clamping bolt ng two-way delivery valve natin mga brad, ikabit na din natin yung dalawang deflector natin, forward and aft. At pagkatapos natin ikabit at saka higpitan yung dalawang deflector natin, forward and aft, ikabit na din natin yung rack natin or tinatawag namin itong pump rack. Langisan din natin at tingnan natin yung marking niya kasi dapat nakatugma to sa pinion na ikakabit natin mamaya. Tara mga brad, ikabit na natin yung pinion. Tandaan natin, yung pinion ay dapat naka-align sa pump rack natin, yung marking na pula. At kapag na-align na natin yung pinion sa rocker arm natin mga brad, galawin natin para sigurado tayo nakaupo o naka-engage yung pinion natin sa rocker arm natin mga brad. At pagkatapos natin i-align yung pinion sa rocker arm natin mga brad, ilagay na din natin yung spring set at i-prepare na din natin yung plunger. Take note, sa paglinis ng plunger natin mga brad, metal polish lang, huwag natin to i-camp brush. Ang plunger din natin mga brad ay may marking, dapat tugma or naka-align din to sa pinion at saka rocker arm natin mga brad. At kapag i-install na natin yung plunger natin mga brad, lagyan din natin to ng lubricant para madali o swabe lang ang pagpasok niya. At sa pag-install natin ng plunger mga brad, sinasabay na yung plunger spring at saka plunger retainer.
para madali na lang natin ipasok yung plunger guide. At pagkatapos natin ikabit yung plunger guide natin mga brad, i-install din natin yung jack natin mga brad para madali na din natin ikabit yung circlip natin mga brad. At habang ginagamitan natin ng screw type na jack to mga brad para itulak yung plunger spring pababa, take note, siguraduhin natin na hindi na damage or sakto yung mga markings natin sa rocker arm, pinion at saka plunger, at siguraduhin natin na hindi na damage yung plunger natin mga brad. At kapag matigas yung screw type jack natin mga brad, huwag natin pilitin. Ay adjust natin yung rocker arm dahan-dahan hanggang makapasok na tuluyan yung plunger guide natin para matkabit na natin yung circlip. Kapag suwabe o tuloy-tuloy na yung pasok ng plunger guide natin mga brad, sigurado na tayo na tama na yung mga markings natin ng plunger, rocker arm, tsaka pinion. Doble ingatin tayo sa pagkabit natin ng circlip mga brad. Medyo delikado din to at makakos ng injury. At kapag natapos na natin or nakabit na natin yung circlip mga brad, tanggalin na natin yung screw type jack natin mga brad. At install na natin yung fuel injection pump natin mga brad. We are done mga brad sa pag-assemble sa fuel injection pump natin mga brad. Double check na din natin kung malambot or swabe ba yung galaw ng rocker arm natin mga brad. Let's go mga brad. I-install na natin yung bagong overall natin na fuel injection pump natin mga brad. At ayon sa manual mga brad, mag-adjust lang tayo ng pump rack natin kung mag-difference na yung mga cylinder, exhaust, temperature natin mga brad. So far, sa pagtakbo ng generator natin mga brad, hindi naman umabot o lumagpas ng 40 ang difference ng bawat exhaust temperature natin mga brad. So no need na mag-adjust ng pump rack natin. Is pag-overall natin sa fuel injection pump natin. At kung nagustuhan o may natutunan kayo sa vlog na to, give me a thumbs up at stay tuned lang tayo sa channel natin mga brad, kasi meron tayong mga outcoming na maintenance vlogs na i-upload sa channel na to, katulad na lang ng compressor, sewage, light bulb, purifier, boiler sa susunod. And don't forget to like, comment, subscribe to my channel, hit na din notification bell para updated kayo sa mga vlogs, videos na upload natin sa channel na to. Follow na din yung Facebook page natin, Makinisang Seaman. Walang pilitan to mga brad. Pakishare lang din ng vlog natin. And hanggang salamat!